In sa video na to, pag-usapan natin yung mga questions or yung mga typical questions na itatanong sa inyo during your job interview dito sa Japan. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Meron akong list of questions na isi-share ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga typical na pwede nilang itanong ng mga mag-interview sa inyo. Sa video na to, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano nyo sasagutin yung question na ibabato sa inyo ng interviewer. So, 2 years ago ay nagamit ko itong mga templates ko. Gumawa ko ng templates. So, isa sa mga makakatulong din sa inyo para makapag-memorize kayo ng inyong mga lines during job interview ay beforehand, gumawa na kayo ng inyong answer sheet kumbaga. So, meron ng typical question, meron ng most common questions na possible na itanong sa inyo, and then mag-ready ka na agad ng isasagot mo doon. So, simulan na natin. So, yan, nakikita ninyo ngayon sa inyong screen yung spreadsheet na ginawa ko para makapag-memorize ako. Actually, kahit anong application naman yung pwede ninyong gamitin dyan. Pero para sa akin kasi, mas madali kung na-edit. At meron akong English sa left side and meron akong Japanese sa right side. Kumbaga, merong translation na. So, let's say sa column A, nandiyan dyan yung mga questions and yung answers na rin nandiyan. And then yung sa column B, which is yung kung paano mo siya sasabihin in Japanese. So, yan, gumawa na rin ako ng Japanese version. Ano yung una niyang itatanong sa inyo? Yung Jiko Shokai. So, ito yung Jiko Shokai. So, gumawa ko ng sarili kong Jiko Shokai. So, 2 years ago pa yan. Sabi ko dyan, Honjitsu wa Kichona Ojikan Arigato Gozaimasu. So, nagte-thank you ako sa time nila today dahil nga ina-expect ko na, kumbaga, ito yung sasabihin ko sa umpisa-umpisa pa lamang nung job interview ko dito sa Japan. Then, yan, nagpakilala ako, Hajimemashite, Watashi wa Aruforedo Tomoshimasu. So, yun yung unang-unang mahalagang gawin nyo guys, yung Jiko Shokai. Gumawa kayo ng version ninyo ng Jiko Shokai na ang ibig sabihin ay magpapakilala sa inyo in a brief sentences. Ayan. So, parang in a brief sentence, ipakilala mo ang iyong sarili, gumawa ka ng introduction ng iyong sarili. Kung sino ka, ilang taon ka na, anong pangalan mo, saan ka nakatira, and bakit ka nandito sa Japan, yung mga ganun. So, sisimulan mo siya ng Hajimemashite, then kung ano yung pangalan mo, and then tatapusin mo din siya ng Yoroshiku Onegai. So, gumawa ako ng version na naka-Japanese, yan sa nakikita nyo sa screen. Pero kung halimbawa hindi nyo pa sa ulo yung mga kanji, which is kailangan nyo pa rin sa uluhin, eh pwede kayong gumamit ng tulad yan. Ikokopihin ko tong template ko at gagamit ako ng website na Nihongo Dera. So, meron tayong website na pwedeng gamitin para merong furigana dun sa mga, pag sinabi mo furigana, merong hiragana sa taas ng mga kanji para mas madali nating mababasa. So, paste ko lang dyan. Kunwari, ito yung template ko ng aking Jiko Shokai. And, kikreate na siya ng furigana version. So, may furigana na siya. Para mas madali ko siya mabasa, let's say, hindi ko pa kabisado yung mga kanji. So, nandiyan dyan yung furigana sa taas, yung hiragana version. Ito yung isang way para mas madali kang magkabisa ng linya mo. So, babasahin mo lang siya ng paulit-ulit. Let's say, ayan nga, nag-Jiko Shokai ako. And then, pinakilala ko yung sarili ko. Kailangan intindihin mo ring mabuti yung sentence na sasabihin. Kung ano yung mga nilagay mong details dyan. Let's say, katulad ko, sinabi ko dyan na I'm already married and I have a son. And explain ko din dyan na nag-aral ako dito sa Japan for 2 years ng Nihongo language. And then after that, nagtrabaho na. Start na ako magtrabaho as a dispatch worker. So, yun yung unang-unang paghanda ninyo, yung Jiko Shokai. So, sumunod naman is yung question about the company kung saan ka mag-a-apply. So, sabi ko dyan in English, what do you know about our company? So, kailangan bago ka mag-proceed dun sa interview, dapat ay alamin mo muna, kilalanin mo muna yung kumpanya, yung background history ng company na papasukan mo. So, para at least maramdaman nila na talagang well-researched at alam mo yung trabahong papasukin. So, kunwari, sabi ko dyan, your company is in charge of training people who wish to work in Japan. Ang ginagawa ko kasi ay gumagawa muna ako ng English version nung sasabihin ko and then itatranslate ko siya in Nihongo. So, meron namang mga magagandang software or mga website na magandang mag-translate in Nihongo. Okay? So, try nyo pa rin gumawa ng sarili nyong sentences pero kung hindi ka pa kayo sure doon sa level ng Japanese ninyo, try nyo mag-Google Translate
Translate or mag-Microsoft Translate, marami namang mga pwedeng gamitin. So, isa sa mga pwede pang itanong sa inyo is yung question na ito. Based on your past experiences, how can you relate to this role? So, isa sa mga question na possible na itanong sa inyo ay itong question na ito. Based on your past experiences, how can you relate to this role? So, i-explain mo lang kung ano yung mga dati mong trabaho na medyo common dito sa trabaho papasukin mo. Usually, yung mga trabaho dito, mas maganda kung meron ka ng past job experiences. Okay lang naman kung wala kang job experiences or yung mga past job experience. Pero kung meron man, itong question na to, sasagutin mo siya in a sense na paano mo ma-match yung dati mong trabaho dito sa bagong trabahong papasukin mo. Kaya nga sinabi ko dyan in English, no? I think such work is similar to my previous work experience. Para mapanatag sila na itong i-hire natin, itong potential na i-hire natin, ay hindi na tayo ganun mahihirapan sa kanya. Kasi medyo similar naman yung trabaho niya before at itong trabaho na in-applyan niya ngayon. So sabi ko din dyan, in my previous company where I work, I have my own team. Within that team, I was dealing with company employees and intern students. Depending on the company, we did various projects with the team. So, ayan, based din yan talaga dun sa actual experiences ko. So, dahil hindi naman ako talaga ganun pa kagaling sa Nihongo, L2, JLPT, L2 pa lang napapasa ko, ginagawa ko, para sure ako dun sa thought or dun sa gusto kong sabihin, ini-English ko muna siya. And then, gagawan ko siya ng Japanese version. Then, next question, why do you want to work in Japan? Kahit simple lang na tanong ito, why do you want to work in Japan? So, ano ba yung mga possible answer dyan? Siyempre, sasabihin mo yung career mo, gusto mo level up pa yung career mo in advance. Kumbaga, nakikita mo na dito sa Japan ay mas advanced kumpara sa iba't ibang mga bansa na naalam mo. So, sabi ko din dyan, Japan is known worldwide as a developed country. So, I would like to continue my career in Japan. So, alamin pa natin yung iba. So, sabi ko dyan, when did you come to Japan? So, syempre, gusto nilang malaman as a foreigner, gano'n ka nakatagal nakatira dito sa Japan at ano yung mga ginawa mo during your stay here in Japan. At ito yung isa sa mga possible din na itanong sa inyo, how well can you speak Japan? So, talagang masusubukan dyan yung iyong Japanese language. Doon pa lang sa pagsasalita mo ng Nihongo during the job interview or yung mensetsu, malalaman na nila yung level of Japanese conversation na meron. Actually, yun nga, sa response pa lang, sa pagtatanong nila, and then yung automatic na kung naintindihan mo ba yung tanong nila, dun pala medyo nakakakaba na yung guy. Kaya nga, isa ito sa mga technique na talagang tinatry kong gawin, at isinishare ko yun sa inyo ngayon. So, gumawa kayo ng Excel file man lang, or gumawa kayo ng isang template na paulit-ulit ninyong basahin para ma-memorize ninyo. Ito yung mga questions na yun, sana makatulong sa inyo. So, how well can you speak Japanese? So, magandang sagot dyan, kung nakapag-aral ka na ng Nihongo before sa Philippines or sa Japan, yun ang kailangan mong ipakita sa kanila. At kung may certificates ka, sabihin mo din yun. So, possible din itanong kung halimbawa hinahanapan ka ng JLP. So, noong time na to, hindi pa ako pasado ng JLPT nito. So, ganito ang response ko. Why you haven't taken JLP yet? Kasi may mga companies na hahanapan ka ng Nihongo Certificate. Kumbaga, Nihongo Language Certificate. So, noong time na to, hindi pa ako pumapasa ng JLPT ENTO na to. Kaya ganyan ang response ko. Pero kung meron ka na, edi mas maganda. So, sabi ko dyan, I have not received the Japanese Language Proficiency Test yet. I am waiting to learn JLPT ENTO, so I will take it in July of this year. So, dapat makita nila na committed ka na matutong mag-Nihongo. Importante sa employer na marunong ka makipag-communicate ng Nihongo. So, next question, if I were ask you, where are you good? Ayan. So, kumbaga, ano yung strength and weaknesses? Kailangan malaman mo, kailangan mong masabi ng maayos sa kanila kung ano yung strength mo para makita nila na, ito yung employee na hinahanap natin. So, kung sasabihin mo naman kung ano yung weaknesses mo, make sure na yung weakness na yun ay magagawan mo ng paraan into, magagawa mo siyang, mako-convert mo siya into strength. Okay? So, yan. Guys, yan yung mga questions na tingin ko na talagang tatanungin sa inyo ng mga Japanese employers. Kaya, yan muna guys, paghandaan nyo muna
yung mga isasagot nyo sa mga tanong na yan. At ituloy na lang natin itong video na to sa susunod na video. Papuputulin mo na natin dahil medyo mahaba na. So kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo. So i-share nyo na rin to para sa mga nagre-ready sa job interview nila dito sa Japan. Either kung nasa Philippines man yan or online interview or dito na mismo sa Japan, pupunta ka sa isang office at naka-office, ano ka, office attire ka, make sure na ready ka rin sumagot sa mga questions na ibabato sa iyo ng halimbawa ng butcho, katcho, or ng satcho mismo ang mag-i-interview sa inyo. Ayun guys, sana nagustuhan nyo. Like, share, and subscribe. Kung nakasubscribe ka na, thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload ng mga videos. And kung interested ka sa iba't ibang mga topics related sa Japan, puntahan nyo yung aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist dahil marami kayong mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag mong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas dito sa screen. Ayan na, bye!